dahil sa next mong hamon, kailangan mong hanapin ang Hedgehog of the Sea. Alam niyo ba na ang sea urchin ay galing sa Old English word na kapareho ng hedgehog? Ang hedgehog ay isang hayop na pareho rin ng sea urchin na napakaraming spines o tilik. Ang mga sea urchin ay walang utak pero meron silang nerve ring na kumukontrol sa kanilang tubular feet upang makagalaw. At kahit wala rin sila mga mata, sensitibo sa ilaw ang kanilang spines na nakakatulong sa kanilang mag-navigate. Ngayon, makukuha tayo ng sea urchins. Scary. Can do this. Sa inaapakan, Krisha, dahil kapag natamaan ng sea urchin, maaaring magdulot ng pamamaga at allergic reaction. Madalas sinisisid pero kapag low tide, mas visible ang mga sea urchin at madali na lang makawit papasok ng net. Uy, mukhang nakakarami ka na, Krisha. Lumpi pa, tikman na yan. Gamitin natin itong kutsilyo ko ito. Di ba kanina spiky siya? Ano nangyari sa mga... Tinanggal ko pa yung tilik niya para mawakan po siya tapos mabibiyak po siya. Crunchy pala siya. Kala ko malambot. Katulad nito mo, wala siyang laman. Ang cute na itsura. Uwe, Krisha, cute ba talaga? Ayun na. Ito pala yung itsura niya sa loob. Mukha siyang flower starfish. Kaya, try natin. Alam mo bang hitik sa protina ang mga sea urchin para ka na rin kumain ng itlog? Masarap siya. Para siyang, ano, para siyang yung sa aligin ng, ano, nung crab. Crab. Malasa siya. Itong sea urchin na to, hindi siya malansa. Bet ko to. At dahil hindi mo inurungan ng mga hamon sa'yo, Krisha, isa ka ng kanap na matanglawin adventurista. Naging palaban ako at na-accept ko yung mga challenge ni Kuya Kim. Tapos may marami akong na-prove sa sarili ko na kaya ko palang gawin, na kaya ko palang kainin.